Paano kumita sa stock market ang pinaghirapan mong piso? My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Bago may pagpatuloy ang nais kong i-share, gusto kong mabigyan ka ng tips and guide tungkol sa saving, stock market investing, and wise spending. Please subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lang updated sa mga bagong videos ko. Madaming paraan upang tayo ay kumita sa stock market. Bibigyan kita ng isa sa mga paraan at ito ay through dividends. Sa dividends, may dalawa ang paraan upang tayo ay kumita dito. Ang una ay through cash dividend at ang ikalawa ay through stock dividend. Parang may bonus ang pakiramdam ko tuwing makaka-receive ng dividends. Ang cash dividend ay dividend in the form of cash payout. Bibigyan kita ng halimbawa. Ito ay tatlo lamang sa halimbawa na aking na-receive na cash dividends. Pangalanan nating stock A ang unang halimbawa, stock B ang ikalawang halimbawa, at stock C at ikatlong halimbawa. Si stock A ay nagbigay ng 1 peso per share dahil ako ay may 5,200 shares. Meron akong gross amount na 5,200 shares. Dahil ito ay may tax na 520 pesos na equivalent to 10%, ang natira sa akin ay 4,680 pesos. Halimbawa number 2, stock B, mayroon akong 3,200 shares at nagbigay ng 1.25 per share. Ibig sabihin, mayroon akong 4,000 gross amount. Dahil ito ay may tax na 10% na equivalent to 400 pesos, ang natira sa akin ay 3,600 pesos. Ang ating ikatlong halimbawa, stock C, mayroon akong 5,200 shares. Nagbigay ito ng 1.25 per share. At mayroon akong gross amount na 6,500. Dahil ito ay may tax na 10% equivalent to 650 pesos, ang natira sa akin ay 5,850 pesos. Ano ngayon ang ibig sabihin ng cash dividend na aking nakuha sa mga stocks na to? May dalawang bagay tayong maaaring gawin dito. Ang una, maaari ko nang i-withdraw yung pera. Or maaari ko namang ipangbili ulit ng shares of stocks, yung aking cash dividends. And buying another shares of stocks is my way of growing my money exponentially. Another example, I threw stock dividend. Ano naman itong stock dividend? Ang stock dividend is dividend in the form of an additional number of shares. Upang mas maliwanagan kang mabuti, magbibigay ako ng eksaktong halimbawa. Ito ay aking stock. Mayroon akong 5,076 shares. At ang stock na to ay nagbigay ng 13% shares noong November 26, 2019. Ibig sabihin, ang 13% ng aking 5,076 shares ay 659 shares. Kaya naman, yung aking 5,076 shares ay naging 5,735 shares. Ano ngayon ang mangyayari dito? Yung aking 659 shares, kung nais ko na siyang ibenta sa halagang 50.8 pesos per share, ito ay halimbawa dahil noong December 23, 2020, ang closing price ng stock na to ay 50.8 pesos per share. Dahil ako ay may 659 shares, ibig sabihin kung nais ko na siyang ibenta ay magkakaroon ako ng 33,477.2 gross income or gross earning or gross amount. Ito ay kung aking nais ng ibenta. Okay? Ano ngayon ang pwede kong gawin sa pera na ito kung aking nais na siyang ibenta? Maaaring i-withdraw ko na yung pera kung gusto ko, or
yung aking earning from stock dividend ay maaari ko ulit ipambili ng more shares of stocks. And that is one way of growing my money exponentially. Kaya ang sabi ko, parang may bonus ang pakiramdam ko tuwing makaka-receive ako ng cash and stock dividends. Ito ay ilan lamang sa paraan upang ikaw ay kumita sa stock market. Madami pang paraan, at kung nais mo pang matuto, ay patuloy mo lamang panoorin ang aking mga videos at huwag mong kakalimutang mag-subscribe dahil ako ay mag-upload ng video on a weekly basis. Also, if you would like your family and friends to learn more about the Philippine stock market, give this link to your family and friends. Tell your family and friends to subscribe to The Fuller Mind. It's https://thefullermind.com/free-ebook. And they can have a copy of The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially ebook. Okay? I hope nakatulong itong aking munting sharing sa'yo at sana ay masimulan mo na din ang iyong stock market investing journey at patuloy pa nating aralin ang stock market upang madagdagan ang ating kaalaman dito. Gusto mo namang malaman ang 5 tips paano magsimulang mag-invest sa stock market, panoorin mo ang video na ito. Click here, the link above, para mapanood mo ang video. Sana ay nagustuhan mo ang munting sharing ko sa video na ito, at pwede kang mag-comment down below kung may mga tanong ka pa kung paano magsimula mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mong kalimutang i-like at share ang video na ito upang maraming Filipinos pa ang matutong mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mo rin pong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat, my friend, and I'll see you in my next video.